So, kung meron kang 12 million pesos 5 years from now, tapos kumikita ka ng, sabi natin, 5% na lang, meron kang 600,000 pesos monthly. Ganyan kalaki yung potential ng forex trading. Paano mag-start kumita sa forex trading with these 5 simple steps? Paano mangyayari na from zero knowledge, magko-compound into millions ang forex trading capital mo? So, ready ka na? Let's go! Step number 1, ang pinakauna mo munang gagawin is aralin mo muna ng maigi yung forex trading. Usually kasi kaya ka naenganyo sa forex kasi nakikita mo na marami kang kakilala or marami kang nakikita sa YouTube or sa Facebook na kumikita ng malaki sa forex trading. So syempre ang mindset mo is, uy, kaya nila yun. Syempre kung kaya nila, kaya ko din. Kung malaki kinikita nila, kaya ko din yan. Panis yan. Ganyan naman talaga usually nangyayari kaya papasok ang mga tao sa forex. Ganyan na ganyan din yung nangyayari sa akin. Sino ba naman yung ayaw ng ganung kalaking profits, di ba? Tapos nasa bahay ka lang, kailangan mo lang ng cellphone, wifi, and laptop. Tapos kaya mong gawin in just 30 minutes a day. Maraming G na G talaga dyan. Ang hindi nila alam, syempre, ay yung mga times na nag-aaral ka tapos litong-lito ka. Yung mga times na nasunugan ka ng account or na-wipe out ka. Yung akala mo laki na nang kinikita mo, biglang nawala. So in short, very important talaga na aralin mo muna ng maigi. Huwag mo munang isipin yung mga profits. Huwag mo munang isipin yung pwede mo kitain. Yes, pwede yun in the long run. Pero sa simula, kailangan muna natin gawin yung dirty work. Yung boring work, which is to study. Ano ba yung mga pips na yan? Ano ba yung mga currency pairs? Ano ba magandang strategy? Aralin natin ng maigi yung basics. So kung magbibigay ako ng one tip kung paano ka pwede magiging successful sa forex trading pagdating sa mindset ay yung tinatawag kong 1% a day. Hindi 10%, hindi 50%. 1% improvement lang per day. Ano ba yung pwede mong aralin? Ano yung pwede mong i-add sa arsenal mo? Ano yung pwede mong i-improve sa isang araw na 1% lang? Usually, ang gusto kasi nila agad, marami agad aralin, marami agad kitain. So, ang nangyayari, na-overwhelm sila. Pag na-overwhelm sila, di nila alam gagawin. Magti-trade sila, nalilito sila, matatalo sila. Tapos, usually, anong sasabihin? Wala namang nananalo sa forex, sugali ang forex, scam yung forex. Pero, hindi kasi nila dinaanan yung tamang proseso. So, again, ang tip ko sa'yo, aralin mo ng maigi. Ang mindset mo ay, be better 1% every day. Number 2, ito very basic lang. Open an account sa forex broker. Pero syempre, aling forex broker ba yung pinaka-okay coach? Di ba, may mga scam naman talaga. So very important na you do your due diligence. Very simple lang naman sa paghanap ng broker. Kailangan lang regulated. Kailangan lang stable na siya. Yung matagal na. And marami nang nakaka-withdraw. And maganda yung mga reviews. Syempre, kasama na rin dyan yung madali lang mag-deposit. Meron ba silang GCash deposit or credit card or crypto? And most especially, madali ba mag-withdraw? Ilang days ba yan? 5 days ba? 3 days ba? 2 days ba? And sa dami ng inaral ko na broker, ang pinaka-recommend ko para sa'yo is yung XM. Kasi regulated, very stable na sila. Madali mag-deposit, madali mag-withdraw. Yung withdrawal nasa 1 to 2 days lang, nasa bank account mo na. So if gusto mong samahan kita kung paano gumawa ng account, punta ka lang sa video na to. And nasa baba pala yung link. Pag kinlik mo yan ngayon, marireceive mo yung free mo na $30 bonus na pwede mong i-trade live. Pero ops! Wait lang, bago ka mag-trade ng live, doon muna tayo sa step number 3. Practice ka muna sa demo account mo. Coach, ano yung demo account? Demo account is like play money. Live naman yung prices, live yung charts, pareho lang, live talaga. Pero ang nilalaro mong pera, play money muna. Hindi muna yung totoong pera na dineposit mo. Play money lang muna. That's a great way para makapag-practice ka ng discipline mo. Ma-practice mo yung strategy mo. Ang pinaka-tip ko sa inyo sa demo account mo is seryosohin mo talaga. Seryosohin mo as if totoo yung kapital na nakalagay dyan. Pag hindi kasi, anong gagawin mo? Wala. Magbabaisel-baisel ka lang. Maglaro-laro ka lang. And then, hindi ka masyadong matututo. Hindi ka kakakabahan talaga dun eh, di ba? Kasi nga, play money. Pero kung seryosohin mo, mas magiging ready ka kapag nag-live account ka na. Sa pagpapractice mo ng demo account, i-master mo na rin kung paano i-navigate yung MetaTrader 5. Punta ka lang sa phone mo and then download mo lang yung MetaTrader 5 na app. And also, kung nakikita mo yung mga ibang videos ko, saan ba ako nag-a-analyze? Very important na ma-master mo rin kung paano ma-navigate yung tradingview.com. Diyan ako nag-drawing ng mga support resistance, diyan ako naglalagay ng mga indicators, diyan ko rin minimeasure yung stop loss ko or yung take profit ko. In short, diyan ako nag-a-analyze.
If gusto mo malaman kung paano i-navigate yung tradingview.com thoroughly, punta ka lang sa video na to. And number 4, build and polish your trading plan. So, paano mo mabibuild yan? Paano mo mapapolish? Mabibuild mo yan through studying. Ano ba yung gusto mong gamitin na strategy? SMC ba? Sikat na sikat yan ngayon. Pag nilagay mo SMC sa YouTube, marami kang makikita na tutorial dyan. Or gusto mo ba yung mate formula? Yung mate formula, galing yan sa The 30-Minute Trader. Or kung anong strategy man yung gusto mong simulan. Very important lang naman makapagsimula ka. Hindi naman pwedeng simula ka pa lang tapos mag-invento ka ng sarili mo. Medyo mahirap yun. So, ang gagawin mo, kopya ka muna. And then yung mga ayaw mo, tanggalin mo. Mga ayaw mong rules. Okay, yung mga ayaw mo doon sa strategy na yun. Then yung mga gusto mo, ilagay mo. Parang ako yung strategy kung di lang naman galing sa isang tao, sa isang mentor. Galing yan sa multiple mentors. Tapos kinuha ko yung mga gusto ko. Tapos pinagsama-sama ko. And then yung mga ayaw ko, inisang tabi ko lang. Sa pagbibuild mo ng trading plan, dyan mo malalaman kung anong klaseng trader ka ba. Scalper ka ba? Scalper kung mataas yung risk appetite mo tapos hindi ka masyadong ninenervyos, di ba? Hindi ka masyadong nape-pressure. Kasi yung mga scalpers, yun yung nakatutok talaga sa charts, yung magbabay sila tapos onting galaw lang, di ba? Kukunin na nila agad. Mabilisan talaga. Yun yung mga scalpers. Yung mga day traders naman, yun yung pangalawa, yun yung target nila, nasa around 20 to 30 pips. In short, isang araw lang yung mga trades nila. Or less pa. Yung mga swing traders naman, yung number 3, naglalas yan ng mga more than 1 day, up to weeks. And yung position trader, sila naman yung weeks up to months. So, paano malalaman kung aling trader ka? Pwede mong itry muna lahat. Usually, ganito yan, na kapag malupit ka sa analysis, tapos gusto mo high probability trades, dun ka sa swing trader. If risk taker ka, tapos gusto mo agad makita yung results ng mga trades mo, kasi hindi ka masyadong mahilig maghintay, dun ka either sa scalping or sa day trading. So ikaw, comment mo naman kung anong klaseng trader ka dun sa apat. Nag-e-enjoy, natututo ka ba so far? If yes, subscribe ka naman. So ang ginagawa mo sa phase na to is nagbe-build ka ng belief sa strategy mo. Siyempre, ayaw kasi natin na nagsa-strategy hop ka. Okay, sabi ka strategy hop yung iba't ibang strategy tinatry mo. Tapos ang nangyayari, hindi ka na nanalo until na mag-quit ka. So ang pinaka-goal sa phase na to is mag-build ka ng trading plan and mag-build ka ng belief dun sa trading plan mo. And number 5, our last step is you start small. Naniniwala kasi ako na very important na maliit muna na puhunan. Kasi dyan muna matetesting yung patience mo, yung discipline mo, yung strategy mo, yung psychology mo as a trader. Mahirap yung malaki agad yung i-risk mo. Hindi ka pala mag-ganun ka-experience. Kumbaga, nagtatry ka pala mag-basketball, tapos gusto mo na agad mag-NBA. Diba? So, wag muna ganun. Unti-unti muna. Start small. And then, kapag nakuha mo na unti-unti, di ba, $100, $100, di ba, dagdag ka ng dagdag, then nananalo ka, nasusurvive mo yung account mo, hindi ka nagiging greedy, magulat ka na lang, magmi-million na yan. So, papakita ko sa inyo kung paano pwede mangyari na magsisimula ka lang sa maliit, pero after ilang years, magmi-million na yung account mo ng very little risk lang. Let's say, nag-start ka, 10,000 pesos lang, di ba, maliit lang muna. So monthly, ang goal mo, 10% lang. Low risk ka lang muna. Lagi natin, 10%. So usually, may mga traders sa 20%, 30%. Meron pa minsan, dumodoble account nila. Pero medyo risky yun. So dito lang muna tayo sa low risk. And then sabihin natin, 5 years. And then monthly, nag-a-add ka lang ng magkano? Let's say, 3,000 pesos. Ayan. Kapag kinalculate natin yan, ganito yung mangyayari. Ayan, magugulat ka. After 5 years, yung account mo nasa 12,149,000 na. Pero ang total deposits mo lang magkano? 180k plus 10,000 nasa 190,000 pesos lang. Tapos in 5 years na compound mo siya into 12 million pesos. So kung meron kang 12 million pesos 5 years from now, tapos kumikita ka ng sabi natin 5% na lang, meron kang 600,000 pesos monthly. Ganyan kalaki yung potential ng forex trading. Pero syempre, wala namang certainty sa forex market. Minsan may mga months ka natalo, minsan may mga months ka, let's say 10%, pero may mga months ka naman na more. So, ang pinaka-tip ko lang talaga sa'yo is be disciplined and be patient. Huwag mo muna isipin yung pera, yung profit. Ang mangyayari kasi, kapag dinevelop mo yung sarili mo, yung skills mo, mag-isa nang darating yan. Magulat ka, compound na compound na compound na yung pera mo. So, if gusto mo malaman yung basics ng forex until paano ba ina-apply yung mate formula, punta ka lang sa video na to. Kita-kits tayo.